gagawan ko ng color coding yung mga taxi. Oh, paano? Paano color? Simula mo na ang ano? Papipinturahan ko lahat ng taxi para alam ng mga tao kung anong paparahin anong nila. Anong kulay? Pag yung taxi ayaw ng malayo, kulay puti. Kasi di ba may mga ganyan taxi, nakakabwisit, paparahin mo. Tapos sa saan po kayo? Ay, sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong. Ay, ang layo. So, gusto ko. Ay, ako nakikipag-away ako sa ganyan eh. O, paano sinabi mo? Ay, ang layo eh. Siyempre, sasakay ba ako kung malapit? Sana nilakad ko na lang. Kaya nga kita pinara kasi nalalayuan din ako. Eh, kung malapit lang pala, o sige, bumaba ka, ako maghahatid sa yung driver. Easy lang, easy lang. Magigil ako sa driver na yan eh. Ano na yun? Masensya. Ayaw pala lang malayo. Nakakalok. Sana nag-rollerblades ka? Easy ka! Huwag pala sila awayin! Kaya nga ako sasakay kasi malayo. Kung malapit sala, sasakay pa sana naglakad ako. Tandaan nyo, hindi porkit ginawa kayo ng mga lalaki, eh obligado na silang sundin lahat ng gusto nyo. Dahil tandaan nyo, jowa nyo sila, hindi nyo sila pag-aari, at hindi sila disuse. Hindi kailangan lahat mag-report sa inyo. Bakit? Empleyado nyo ba sila? Lahat ang ginagawa ng boyfriend nyo, nire-report sa inyo, matuto kayo magpasweldo! Isa lang! Magpasensya nyo siya kasi yan siya mismo eh. Baka tao niya yan eh. Magkailangan nagre-report. Lahat ng ginagawa, kailangan sasabihin, nakadokumento, FBI ba kayo? Sandali, tama na! Tama na kasi! Ito ang tandaan nyo. If you love a person, just love him, but don't own him. Ayaw ng mga lalaki na pinagbabawalan nyo silang sumasama sa barkada nila. Lagi kayong ganyan. Ang daming mga ganyan babae na ayaw ko sumasama ko sa barkada. Bakit kayo sumasama sa mga barkada nyo? Saan nyo gustong sumama ang mga jowa nyo? Sa mga kaaway nila? Eh, dinasaksak yun pag uwi. I-issue yan eh. Sasabihin ng babae, lagi mo na lang kasama yung barkada mo. Kasama mo na naman sa ganyan. Sa kagaling, kasama na naman ang kaibigan mo. Siyempre, kayo sasama sa kaaway, di nagpugbugan yan. Nakakaloka. Tapos kayo mga babae, ayaw na ayaw nyo na yung mga lalaki ay labas ng labas. Nabibwisit yung lalaki pag pinipigilan sila. Ayaw nyo ng jowa nyo na labas ng labas. Eh sana jumawa ka ng lumpo para hindi na kayo. Oy, sila! Kunyari, mabibili ka ng damit. Sige, ay, kunyari, ay, ang ganda. Miss, may size pa po kayo nito? Para sa'yo po? Hindi, para sa'yo. Ibibili kita. Oo nga, bakit ganun? Diba? Tsaka pagpapasok din sa salon, ganun, tatanong nila, ma'am, magpapagupit po? Oh, ginanya, kaya nagbunga nga ako eh. Ano sinabi mo? Pagpasok ko ng parlor, ma'am, papagupit. Hindi, papahaba, alika, dikitan mo. Kahit saan may makakasalubong ka, kahit sa gasolinahan, diba? Dadaan ka ng gasolinahan, pagbaba mo ng bintana, sir, papagas po. Hindi, yosi-yosi lang, para sabog tayong lahat. Oo nga. Buisit, anong gagawin ko sa gasolinahan? Diba, papasok ka ng restaurant, ma'am, kakain po kayo. Hindi, maglanakaw, nasa nakahira. Papasok ako ng restaurant, tatanong mo, kakain po kayo? Hindi, magsasaing, baka pagod ka na eh! Lililisin ko yung plato! Oh, teka lang, puso mo, wag kang magagalit. Agigil mo siya ako eh. Oh, nako, wag. Ngiti lang. Op, nakakalinya yan. Agigil mo ako siya ako. Ang geek kayo mga babae, ang hilig nung makipag-away sa tula. Okay na! Gigil ako eh. Diba? Aawayin nyo pag yung barkada nyo nagpupuyat dahil kasama barkada. Oh. Pero aawayin nyo rin naman pag yung jowa nyo natulog ng maaga. Tama. Gusto nyo naman pala, gyere ng gyera, ba't di mo na lang sinota yung presidente ng North Korea? Ayaw nyong maniwala pag sinabing natutulog. Eh paano ko natutulog nga? Ang hilig nyo makipag-away sa tulog, paanong sasagot yun? Eh tulog na. Nakakagigil pa yung... Ang gagaling manghingi ng papel, di na marunong magbigay ng sagot. So hindi ka pinakopya, ganyan? Di ba? Siya na lang yung binigyan mo ng papel, kasi kung wala siyang papel, zero dapat yan. Oo, dapat. Eh, wala. Ikaw, may papel ka, nagbigay ka. Pagpasa, siya yung pumasa, ikaw yung bumagsa. Ang sakit nun, di ba? At naku, yung iba pa magagaling. Oo, ano naman yan? Nanghingi na ng papel. Oo. Nanghingi na ng ballpen. Oo. Nanghingi pa ng sagot. Hindi ka pa ng sagot? Wala talagang dala-dala ng pumaso! Hindi yung mga nangungutang na hindi marunong magbayad. Ang gagaling niyan eh. Oh. Pag siningil mo, kala mo kung sinong kawawang tuta na walang imek.
Pero makikita mo, panay-panay ang gimmick. Ang daming ganyang kaibigan. Nalilibre pa. Oo, tapos oo, pag siningil mo, kala mo kung sinong kawawa, nagipit. Pero makikita mo yung mga Facebook at saka Instagram, panay-panay ang post ng masasarap na pagkain at saka mga bagong gamit. May bago pang gadget. Ang galing, ang galing. Ay, walang pambayad, walang ipon, pero may iPhone. Oh. May utang, di nabayaran, pero may pang-iPhone. Ang galing, ang galing. Ah. Oo. Itong tandaan nyo, ang utang, binabayaran, hindi kinakalimutan. Tama. Kung marunong ka bang utang, sana marunong ka magbayad. Kung di ka marunong magbayad, sana marunong kang mahiya. Nakakaloka ka, sana marunong ka lang ni mag-reply. Oh. Di marunong mag-reply, puti pa yung patay, marunong magparamdam. Kaya kung nabubuhay ka pa, magpaaway ka malalakantila para alam kung buhay ka pa, para hindi nakakahiya ko pala mukha. Ako lang gigigil. Ano pa? Palyado ang servisyo niyan. Oh. Di ba? Siyempre, tatawag ka sa customer service. Oo. Oh, oh. Pag tinawagan mo, ang dami-daming number na correct. Kailangan mong tawagan. Oh, correct. Di ba? Oh, oh. Tapos minsan, ipapakausap ka pa sa tugtog. Oo. Oh, oh. Isang oras pa magpapakausap ka sa tugtog. Okay, please hold on. Tapos may tutog. Sa susunod na magpatugtog kayo ng ganyan, siguruduhin magpapadala kayo ng selekta. Tapos bago mo makausap yung gusto mong sabihin, kausapin, ipapasa kung kani-kanino dahil hindi rin mo masasagot yung tinatanong mo. Tama. Diba? Sana pag naningil kayo, pwede rin namin gawin sa inyo yan. Pag siningil na nyo kami, ha, ipapakausap namin kayo sa lola namin. Tapos yung lola ko, ipapasa ka na sa nanay ko. Tapos yung nanay ko, ipapasa ka sa kuya ko. Tapos yung kuya ko, ipapakausap ka sa ate ko. Tapos yung ate ko, ipapakausap ka sa bunso namin. Tapos yung bunso namin, ipapakausap ka sa jowa ko. Tapos magagalit kayo sa, kasi hindi nyo makausap yung jowa ko, kasi hindi nyo mahagilap yung jowa ko, kasi yung jowa ko sumama na sa jowang iba. Ay! Pag yung mga pasahero, tayong lahat pinaghirapan natin ang pamasahin natin. Tama. Pero malate lang tayo ng isang segundo, iiwan tayo. Pero pag kayo ang na-late, ilang oras na kami nandun, aantayin namin kayo? Tama! Bakit kami, hindi nyo kami maantay? Pag kayo ang late, ang dami nyong dahilan. Kasi may ganito, kasi may ganyan, kasi may ganito. Inaano lang namin nakapakanan ninyo para maayos kayo. Naisip nyo ba na kaya kami na late? Kasi yung anak ng isang pasahero, inuubo, pinunasan niya pa yung bibig na may sipon. Hindi nyo inisip yan. Tapos, pag late kayo, sorry for the inconvenience, hamburger, papakain nyo. Nanggigigil ako sa mga eroplanong yan eh. Isa sa mga pinanggigigilan ko yan eh. Yung ganyang kapitbahay, yung kapitbahay na alarm clock. Alam mo yung kapitbahay na alarm clock? Ay. Yung natutulog ka, magigising ka kasi nagpupukpok! Ay! May renovation na nagagana! Nagkakapanggigil yan eh, di ba? Yung nagpupukpok, yung kapitbahay mo lang, maririnig mo nagpupukpok, may ginagawang bahay, eh natutulog ka. Di ba? Nakakabwisit. Na nagsisimula minsan ng alas 7 ng umaga. Pero nauunawaan ko naman yon na gusto nyo magpaganda ng bahay, pero sana i-adjust nyo naman sa gising ng kapitbahay nyo. Hindi yung nagpapaganda kayo ng buhay, pero nasisira nyo yung buhay ng kapitbahay dahil hindi kami nakakatulog sa pukpuk nyo! Ano ba naman tanongin nyo, anong oras po kayo gigising? Tsaka kami magsisimulang gumawa. Oh. Hindi yung wala kayong konsiderasyon sa kapitbahay, nagpupukpuk, nagpupukpuk. Nanonood si Dr. Abel, oh. Okay, sana ko yung bahay natin ang lalayo sa isa't isa, kung subdivision. Pero kung nakatira naman tayo sa eskwate na dingding lang ang pagitan, tsaka ka magpupukpuk, yung paku mo na sa kama ko. Gigil ako sa Facebook. Kung may naalala. Ano yan? Ano ba? Ang pinakakinabibisitan ko sa Facebook, yung time hop, yung on this day. Ah, yung babalikan, mga 5 years ago. Pilit na pilit sa yung ipapaalala yung mga bagay na kinalimutan mo na. Paano pa yun? Sa settings ba yung nakayos? Tapos nagpakita ka ng picture na kasama ko siya. Ang masakit pa. Suot niya pa dun yung binigay kong damit. Tapos nung chinek ko yung bago niyang Facebook, suot niya pa rin yung damit, pero ibang girlfriend na yung kasama. At ang masakit mo dyan sa time hop, yung ipapakita sa'yo na ang pangit mo 5 years ago. Sa MRT din, ako nakakagigil. Diba? Yung bago ka pa makasakay, yung pila, isang istasyon na din yung layo. Sobra nakakapi ko niyang, tapos pag nandudung ka na sa MRT, nasa loob ka na, nag-aabang ka ng mga tren, ang daming tren na paasa. Yung dadating, ayan na, tapos lalampasan ka, hindi magbubuo. Pwisit kayo, mga tren kayo? Kung makapagpaasa kayo, jowa ko ba kayo? Ay, oo! Naku na mga may mga nakakagigil ng mga nabibumibili din. Ano na naman?
yan? May mga pilosopong bumibili. Paano? At saka yung mga hirap pagbentahan. Yung pag sasabihin, pabili ng Colgate, pagbili ng Colgate, ay, hindi to, close up. Toothpaste kasi dapat. Diba? Nakakabwisit. Very Pinoy. Very Pinoy. Pabili ng Safeguard, ay, hindi yan, Palmolive. Ano talaga? Tapos meron yung ano, yung hindi mo maintindihan, kung pinipiloso po ako, binubwisit ka talaga. Bakit? Kasi dati nagtitindahan nga kami. Okay. Yung ang arty naman. Okay. Okay. Ang topic natin, sari-sari store, pero ganun siya kasosyal. Okay. Okay. Kala mo sa Mustang sa ako nagtimbo. Tapos, ano ko binibeta nyo? Yung meron, marami sari-sari store nga. Tapos may batang bumili. Pabili, ano yun? May banait po kayong tagpipiso? Meron. Magkano po? Yung mga kapatid na nakakagin. Oh, meron pa? Yung mga kapatid na kala mo security guard ka. Oh. Yung ginagawa kang taga-bukas ng pinto tuwing madaling araw pag uuwi sila. Uuwi ka pala na late, pati ka magdala na susi! Tapos pag gumatok, kala mo lagi emergency? Tapos maglalimpungatan ka, sasabihin pa, at tatagal mo magbukas! Nagalit pa? Oo. Grabe naman yun. Sabihin, at tatagal mo kung bubukas. Kaya ako sumuha, eh bakit ikaw, tatagal mo kasi umuwi! Tulog, nakatulog ako, magbubukasin mo lang pala ako. Sana sinama kita sa panaginip ko, umuwi ka doon para doon kita binaksan. Grabe. Alam mo, nagigigil ako sa kapatid. Ang daming pamahiin tungkol sa patay. Talaga ba? Nakakagigil din minsan, pero wala tayong magagawa kasi nakasanayan na natin. Wala rin namang mawawala kung susundin. Pero minsan nakakaabala din sa atin. Oo, eh. Yung ate ko talaga, gusto niya lagi sinusunod yung mga pamahiin niya. Nagigigil talaga ako sa mga tulad ng? Yung ano, yung pagpag. Oh. Yung bawal ka umuwi, pag galing ka sa burol, hindi ka pwedeng dumiretso sa bahay, kailangan ka magpagpag sa ibang lugar. Para yung malas daw, hindi sumama sa'yo sa bahay. Ah. Diba? Oh. Kailangan magpag... Eh, paano kung yung patay, kapit bahay nyo lang? Lalayo ka pa bago ka makauwi? Totoo. Diba? Pagkailangan... Totoo. Tapos nakakaloka, ang pinakamahilig pagpagan ng mga tao lately, 7-Eleven. Kawawa naman yung may-ari ng 7-Eleven. Lahat ng galing, pagdating ng alas dos ng madaling araw, lahat ng customer ng 7-Eleven, lahat yan galing na sa patay, nagpapakita. Ito ha, nakakagigil. Yung may-ari ng lugawan, pagpasok mo at umupo ka, sasabihin, kain kang lugaw? Bakit? May spaghetti ka bang tinda? Pero, tignan mo nga naman, ang lugaw. Ito ang nanggigigil ako sa mga umu-order ng lugaw. Pag umu-order ng lugaw, at binigyan mo ng lugaw na malamig, nagagalit. Gusto nila mainit. Pag binigyan mo naman ng lugaw na mainit at sinerve sa'yo, hihipan nila para lumamig. Gusto mo naman, palalamigin mo rin naman pala, ba't umorder ka pa ng mainit? Tapos pag binigyan ka ng mainit, hihipan mo para lumamig. Ba't pinapagod nyo yung isa't isa? Ako eh, huwag pinaalala nyo pa. Bakit pinaalala nyo? Yung mga nabibili, na maiingganyo ka talagang bilhin kasi ang ganda sa picture. Ilang beses na ako nabiktima sa ganyan? Lalo na yung mga pagkain. Yung ang gaganda lang itsura ng mga pagkain. Ay, ang sarap nito. Yung pagkita mo yung picture dun sa menu. Oo. Maglalaway ka talaga, so orderin mo. Pagdating sa'yo, ganito lang kalalaki. Ang liit lang po. Ang liliit, di ba? Kahit sa kantin, di ba? Ngayon naaalala ko, nagigigil ako. Noong nag-aaral ako sa kantin, yung mga tindang hotdog at saka yung mga ham, nasa yung tinapay, nakalaylay pa sa labas yung ham at saka hotdog. Pag siyempre, ay, ang laki nung laman, nung palaman. Bibilin mo. So pag bilin mo, kakagatin mo. Yung ham agad, nakalaylay eh. Kagat, pak! Sarap! Pangalawang kala, pak! Wala ng ham wala. At hotdog. Nilabas lang pala talaga yung hotdog at saka ham. Puro tinap. Alam mo, nanggigil ako nung isang araw nung punta ako sa bangko. Bakit? Bakit, di ba tayong mga tao, ang laki ng tiwala natin sa mga bangko dahil lahat ng pera natin, ipinapatago natin sa kanila. Oo. At tiwalang-tiwala tayo sa kanila. Pero ba't yung mga bangkong yan, walang tiwala sa atin? Bakit naman ang madlot sabi? Kasi kung may tiwala sila sa atin, bakit yung ballpen may tali? Eh, kasi nga, nawawala minsan. Yung mga milyones nga namin, di ba? Pinagkakatiwala naman sa inyo na hindi nyo nanakawin. Ballpen lang, piling nyo nanakawin namin. Nakatali. At may tali na, may tape pa. So, ganito, wala kayong tiwala sa amin. Ballpen na nakawin namin. Pera ko nga, binigay ko sa'yo na hindi tiwala. Nako, ganyan yung mga ano. Nakulit ako ng...
the House of Us. Oh, maganda ang ganda. Ganda. Wow. Pero hindi ako makapag-concentrate. Bakit? Buisit yung kalagitnaan ng pelikulang. Umiiyak na ako! Oh, umiiyak ka na ito. Tapos ano nangyari? May naamoy akong shawarma! Bakit may nagbibit-bit ng shawarma sa loob ng sinihan? Sa ka ba nanood kasi? Ba't mayroong shawarma tinitinda? Rockwell to ah! Utang na loob ho, huwag hong kumain ng shawarma naman sa loob ng sinihan kasi yung sibuyas ang sakit sa mata. Umaalingaw sa iyo, umaalingaw, lalo na kung aircon. Teka lang, dilinaw mo ba? 13 kayo, hindi ba kasama mo kumain? Yun nga, kasama ko! Talang pinapalitan, nakakalo. Nagigigil ka tuloy. Oh, nagigigil ako sa mga palit-palit. Oh, Mahahalagang ano, dapat yun ang iniisip natin. Isi. Papalitan natin. Baka bukas, baka lang pati leron-leron sinta, maisip nyo, palitan na rin dulo. Diba? Ano ba yung dulo ng leron? Ano ba yung dulo ng leron? Ha? Humanap ng iba. Humanap ng iba. Oh, yung humanap yung ng pag, iba. Ang, ano yun? Humanap ng iba. O ayun, baka sabihin nila, hindi daw dapat humanap ng iba palitan. Ano, ano na ipapalit? Yung kapus kapalaran, bigyan ng second chance. Diba, bakit tayo pupunta sa ganong desisyon na... Grabe ka talaga, ang bilis mo mag-isip! Diba, bakit pupunta ka sa ganong desisyon na papalitan mo agad, humanap ng iba, wag ganon, bigyan naman ng second chance. Tama. Yun ang dapat yung pinapalitan, hindi yung national anthem. Paano yun kakantahin na parang acoustic ang dating para maganda? Oh, diba modern. Yung, leron, oh. Leron sinta. Oh, yan. Baby. Ganon. Attorney, pakita diba? Mo, galing mo. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Kapus kapalaran. Bigyan ng second chance. Your